Usapin naman natin si John. John, nung puntong yun, nararamdaman mo ba na nasa ganun ng linya si ano? Oo. Nailala ko po kasi siya na talagang date to merit po talaga siya. So, na-pressure din po ako nung time na yun. Kasi back then sa past ko po, may burden po ako doon kung bakit hindi ko mabigay sa kanya yung hinihingi niya sa akin. Pwede mo bang ipaliwanag para mas maulawin? Yung ex-girlfriend ko rin po bago siya is live-in partner ko po. Single mom po siya. And may dalawang po siyang anak. So, nag-take risk po ako doon. And then, parang naging possessive po ako. Naging aggressive ako noong time na yon. Na parang pumasok ako sa relasyon na hindi ko alam kung kakayanin ko yung obligations ko. Na-pressure din ako na parang yung fantasy ko ng magandang family, minadali ko. Tapos hindi mo nakita. Hindi ko nakita po doon. Doon sa binuo niyo. Opo. Bali, nagkaroon po ako ng traumas dahil nag-failed po yung relationship namin. Which is, ayun po yung ayokong mangyari sa amin ni Nicole. Kaya, sabi ko sa kanya na parang, mahal ko siya eh. Kaso, minsan naisip ko na ginagawa ko naman ng tama yung mga mali kong nagawa noon. Bakit parang mali pa rin? Mm-mm. Bakit? Parang di pa rin nagsaswak. Opo. Bakit may nasasaktan pa rin akong tao? Pero nung simula, alam mo nang date to marry siya, di ba? Opo. Were you that kind of guy nung time na yun? Date to marry ka din ba nun o hindi? Kasi po, si Nicole po, nung nakita ko yung ganun traits niya, nakita ko yung sarili ko sa kanya noon eh. Na, eto ako. Ayan ako noon. Nung di ko pa natututunan na bigyan ng time yung sarili ko na kilalanin muna yung mga kasama ko, yung hindi ako madrain dun sa relasyon. Bali, ayun po yung ayokong maramdaman niya. Yung bumuo kami na mag-fail na naman ako, na hindi ko na naman magampanan yung pinapasok kong obligasyon. Kaya nung tinanong ka niya, hindi ko po siya nasagot. Dahil wala pa rin po talaga sa isip ko yung hindi ko pa siya nakikita in the future. Hindi pa siya ready. Sa puntong yun, hindi ka pa handang pumasok ulit sa ganun, sa pinanggalingan mo dati. Yes po. Sa tingin mo, yung 1 year medyo short pa yon para makilala mo talaga ng husus si Nicole? Parang ganun na rin po. Feeling ko kasi wala sa panahon eh. Nasa disposition. Di ba? Yung ano ka nung puntong yun? Di ba? Kasi kahit 10 years na kayo, kung hindi ka pa buo, hindi ka pa sigurado, hindi ka pa confident, hindi ka pa handa, hindi ka pa nakapaghanda para sa oras na yon, hindi wala siya uupre. Meron namang, katulad nga si Aga Mulak na naman ang reference ko. Hindi sila nagligawan, hindi niya naging girlfriend si Charlene. Nung nakita niya daw si Charlene, isang beses natitigan niya, tapos sinabi niya, oh my God, this is my wife. Yan.